Magandang gabi sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Kevin Cabonigro Andres. Nakatutok 24 oras dahil hindi natutulog ang balita. At kayo ang bida dito. At hindi ko kayo tatantanan. Lahat ng panig uusisain, lahat ng kanin kakainin, at lahat ng pangit papatayin dito sa 24 oras. At ngayon, titingnan natin ang lagay ng trapiko. David Jones, pasok! Salamat, Kervin! Nandito po tayo ngayon sa kabaan ng National Highway. Nakikita niyo man po, bumper to bumper po ang traffic dito sa National Highway. Papunta ng Lagao Market. Kung ikaw po, papunta ng Lagao Market, dumaan na lang po kayo sa likod ng Gaysano Mall of Jansan. Yun po ang mabuting daan nyo. Ikaw naman po ay papunta ng Downtown. Dumaan na lang po kayo sa likod ng KCC. Yun po ang mabuting daan. Ito po si David Jones Salviso. Nagbabalita. Back to you, Kervin! David Jones, salamat! Ang gwapo mo ay ang lagay ng trapiko. Kaya kayong manunood, dapat kayong sumunod sa batas trapiko. Ngayon, weather update! Pasok! Salamat, Kervin. Narito po ang weather splash update natin para sa araw na ito. Kung makikita natin, sa bandang itaas ng ating mapa ay may ulap na black. At sa Central Luzon naman ay may ulap na white. Dito naman sa bandang Visayas ay may bahagyang pag-ulan, pagkulog at pagkilat. Subalit sa kabila ng masamang panahon dulot ng hanging habagat sa Mindanao ay may napaka-perpektong panahon. Kaya kayong mga mandaragat, pakiusap lang, huwag na kayong tumuloy. Dahil kung makikita natin dito sa Palawan ay may barkong lumubog at hindi na nakapagpigil ay lumutang. Ako po si Jeff Rex Edward para sa News Weather Splash. Walay klaro. At ngayon, salamat sa ating weather update report. At dapat kayong mga reporter, mag-ingat kasi para kayong basang sisiw. At ngayon, titingnan natin ang live basketball. Pasok! Thank you, Kervin. At nandito tayo ngayon sa Mount Calvary Baptist Church. At makita natin ngayon ang labanan ng dalawang magigiting na players. Watch this. Kervin. At ngayon, nasaksihan natin ang laban ni Jimmy Hamili laban kay Ronald Dalongat. At ngayon, nakita natin ang estilo ni Jimmy Hamili at parang nakuha niya ang yapak ni Michael Jordan kahit sa paglakad, kahit sa pag-layup, at kahit sa pag-shot. At ngayon, congratulations Jimmy Hamili. You are the one, the champion. This commercial is brought to you by Huggies. What real men wear. At this time, we will see an exclusive interview with Pastor Douglas Sisson, the pastor of Mount Calvary Baptist Church. Pasok! Ay! English di ay! Come in! Hi, Pastor Douglas Sisson. I'm so glad to have you in our show. It's good to be here, sir. Welcome. How long have you been here? My family and I have been here a little over 16 years.
Why did you choose this place so very dangerous? Well, my family and I had prayed before we came to General Santos City, and we felt like this is where God wanted us to be. Then, what's your purpose for being here? Our purpose is to teach people the Bible. When you teach people the Bible, you teach them about Christ and that He is the only one that can bring salvation. Okay. Tell me about your ministry. Well, sir, I brought a video to explain our ministry, and that would give you more details about Mount Calvary Baptist Church. It's okay. Just stop. It's okay. Well, if you want to know about our ministry, you can learn a lot by just watching this video. It's okay. Just stop. You understand in English? Yes, sir, I do. And I'd like for you to watch this video. Sa mukha ng Amerikano. Uy. Okay, tanawin na ito ni. In 1996, the Sisson family arrived in the city of General Santos. They began reaching children and teenagers and soon started a Bible study under their carport. Ako si Asenyo Hinumbaga, charter members ko ng mga simbahan sa Mount Calvary Baptist Church. Nagpasalamat ako sa Ginoo nga antibok na mong pamilya na luwas. O 16 years na kami karon nga nagpadayon papangalagad sa Ginoo. Mount Calvary was started in 1998 and began constructing a church building on the property that they were renting at that time. Later, God allowed them to purchase that property and eventually build a permanent Sunday school building. Ako dahil si Omar Hamero, 16 years na ako dahil sa simbahan. Ug nalawas ko itong niyaging 1998, that time I was 12 years old. So diyang nalawas ko, then year 2003, nag-surrender ko sa Ginoo na mag-full-time service dahil sa simbahan. Ug nakita na ako ang goodness and faithfulness sa Ginoo, gigamit ko niya. Ug gigamit ko sa Ginoo sa deaf ministry. Ug dako ayong pasalamat sa Ginoo kay Pastor Doug ug iyang family. Di tungod sa ilaha na naluwas ko o na-reach ang akong family na save akong papa, mga igsoon, akong mama. O dako kayong halipay nga gamit ko niya, gamit ko sa Ginoo sa deaf ministry. O blessing kayo, even though nga lisod kayo ang deaf, but delightful po niya ang ministry, makita nimo ang mga deaf na malagad sa Ginoo. Ako si Pastor Rolando Bakongko, Associate Pastor din sa Mount Calvary Baptist Church. O nagpasalamat ko sa Ginoo nga na-save ako pinagi sa Mount Calvary Baptist Church Ministry kanin itong 1998. Grasya lang sa Ginoo nga ginluwas niya ako. And then after I got saved, maayo kayo ang Ginoo sa ako. Through the local church, nag-grow ako. And then, salamat po ko kayo sa Ginoong tagaan niya po trabaho or ministry diri sa local church. And ako kayo ang tabang sa Ginoo. Basta mag-faithful lang ta sa iya, siya ang mangita o pamaging tagaan ta niya o area kung din kita angay, din kita niya ibutang. Ang requirement lang diya sa akong nakita is just to be faithful sa local church. Wala yung posible sa Ginoo, bisan unsa man diya kita gamiton, diya na kita. Basta willing kita na magpagamit sa iya, willing kita maghatag siya og time. And then, salamat po sa Ginoo nga na-ministry, giyata niya sa ako. Nag-grow ako because of being faithful to the local church. Giyatagan ako sa bulaton sa Ginoo, line-line niya ministry, and that is only through the grace of God. At Mount Calvary, there's a story of grace to be told in each person's life. God's hand has and continues to be on Mount Calvary.
souls have been saved, lives have been touched, and that's just the beginning of what has happened and will continue to happen here at Mount Calvary Baptist Church. I'm Sherald Magalyona, uban sa akong wife, Carmela. Nami tulo ka kids. We started attending in this church in June 2009. But in 2007, nagampo ko sa Ginoo nga dadun mi niya sa isa ka church that is pleasing sa iyang atubangan. And truly, iyang gitubag ang mga pag-ampo after 2 years. Gidalagid mi niya diri sa Mount Calvary Baptist Church. This church has been a good ground sa among mga sa among spiritual life, and dako kayo ang impact tong naintindihan ako ang assurance of salvation. We were saved before, pero tungod kay walay assurance nga natudlo sa amo, walay growth nga nahitabo. Og dako kayo nga impact para sa akong mga anak ang soul winning. Ako as a father, akong gina-encourage akong mga anak mag-involve sa good news class during Saturdays, soul winning, and little by little, ako po naging way of life na po na ako ang soul winning. And through the ministries of this church, nag-grow me spiritually. The happiest people on earth are dili ka tong mga dato, dili tong daghan o kwarta, but katong na ay Kristo sa ilang kasing-kasing. The happiest people on earth are those na ay Kristo sa ilang kinabuhi. On behalf of Pastor and his family, and the staff of Mount Calvary Baptist Church, we would like to wish you all a Merry Christmas and a Happy New Year.